Sa Talisay City, Cebu, patay ang isang rider na sumemplang matapos sumabit ang kanyang leeg sa nakalaylay na kable ng telepono. Sugatan naman ang nobya niyang nakaangkas sa motorsiklo. Makibalita tayo kay Nico Sereno ng GMA Cebu. Kumakalat ngayon sa social media ang nangyaring disgrasya sa barangay Poblasyon, Talisay City, na ikinasawi ng 20 anyos na si Philip Carlo Lau. Base sa investigasyon ng pulisya, dumadaan si Lau at angkas niya sa madilim na bahagi ng kalsada. Sa bilis daw ng pagpapatakbo ni Lau, hindi niya napansin ang nakalaylay na kable ng telepono. Sumabit ang leeg ni Lau at sumemplang ang motorsiklong minamaneho niya. Nabitik lang kaya. Nagbitemin niya ang wire sa kanamo pa daw nasdaan ba. So, ubos na si Kayo ang iyang bitay, niya, ngit-ngit ang lugar. Niya, medyo kusog-kusog siyong dagan mo itong nabitik. Sa ngayon, tumanggi munang magbigay ng pahayag sa harap ng kamera ang kasintahan ng biktima na si Ninia Marie Delfino na angkas niya sa motorsiklo nang mangyari ang insidente. Nasugatan rin si Delfino matapos matumba ang motor. Sa post niya sa social media, nananawagan siyang lagyan sana ng ilaw ang lugar dahil delikado ito sa mga motorista. Ayon sa barangay, posibleng kapuputo lang ng kable ng telepono nang mapadaan sa lugar ang mga biktima. Dumaan daw kasi roon ang kapitan ilang oras bago mangyari ang insidente at wala naman daw siyang nakitang nakalaylay na kable. Daghan mangod kayo mga container vans diya nga mga agi. So ang mga wire diya, ubos ra. Katotingali, nasabod to siya. Unya, napanita ng katong iyang wire. Wala pang tugon ang lokal na pamahalaan sa hiling na lagyan ng ilaw ang madilim na kalsada. Sa Davao City, mga gasgas, sugat at pasa sa iba't ibang parte ng katawan ang tinamo ni Andrew Chua matapos sumemplang ang minamaneho niyang motorsiklo sa Kimpo Boulevard kaninang madaling araw. Pauwi na raw sana siya nang mawalan siya ng kontrol sa motor. Asa na yung takapadulong, sir? Puli na. Na discussion lang, kaya nakasimple lang. Ayon sa isang saksi, mabilis ang takbo ng motor at parang lasing paraw ang rider. Kusog yung padagan, sumoto siya, manaipit na siya sa ilawang siyang motor. Agad namang rumisponde ang mga tauhan ng Central 911. Nico Sireno, Nagbabalita, Pilipinas.